Hello mga kabilbil! At ito na naman tayo sa ating late upload video. At dahil nga nandito tayo ngayon sa Baguio, ay bibisitahin naman natin itong Igorot Stone Kingdom. At kung pupunta kayo dito sa lugar na ito, ay kailangan handa ninyo ang inyong mga sarili dahil pulos pag-akyat ang gagawin nyo rito. Ayan, at dito pa nga lang ay parang mababawasan na ang mga bilbil natin mga guys. Kaya maghanda na kayo. At eto nga pala ang rates nila dito sa entrance. Basahin nyo na lang mga kabilbil. Ayan, at dahil nga pasyalan ito, natural maraming tao. At dahil maraming nagpapapicture sa harap ng entrance, ay nahirapan kami pumasok. At dito pa lang sa gate ay makikita mo na ang ganda ng kanilang mga ginawa. Kaso ang hirap dito sa gate, ang dami nagpapapicture. Kaya ang hirap pumasok, matatrapik ka ng konti. Ayan, at nandito na nga kami sa loob. At anong pa nga ba ang dapat gawin? Picture-picture muna o kaya video. Ayan o, pasensya na kayo sa mukha ko dyan. Huwag na lang mukha ko ang tingnan nyo. Kundi yun na lang ang creation nila ng mga Igorot dito sa Baguio. Ang ganda, di ba? Ayan, at sa lawak nito, hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka magsisimula, at saan ang katapusan. Ayon sa may-ari ng Igorot Kingdom na si Mr. Pio Velasco, ang park na ito ay mayroong sukat na 6,000 square meters. Nakakita daw siya ng puting kalabaw noong 2020 at yun daw ang naging sign niya para ipagawa ito. Ang paggawa din ito ay inialay niya sa kanyang lumaong una. Makikita din dito ang galing ng ating mga kapatid na Igorot sa pagsasalansan at pagpapatong-patong ng mga batong ito. Ang dami, di ba? Ipinapakita din dito ang kanilang minanang kultura, uri ng pamumuhay at tradisyon. Ayan, tama na tayo sa mga lectures. Hanapin na natin kung saan tayo bababa. Hindi ko alam kung saan na ako nandoon, naiwan na ako ng aking mga kasama. Ang advice ko lang sa mga pupunta sa mga lugar na ganito, sana ay panatilihin nating malinis ito. At sayang din naman, di ba? Magandang attraction, tapos iiwanan lang natin ang mga basura. Dapat nating mahalin ang sariling atin. Kung sa ibang lugar nga o ibang bansa, iginagalang natin ang kanilang mga lugar at sinusunod ang kanilang mga batas. Bakit hindi natin yun kayang gawin sa sarili nating bayan? Suggestion ko lang naman yun. Bahala na kayo kung anong gusto nyong desisyon. Pero sayang kasi ang ganda ng ating bansa. Napakaganda ng Pilipinas. Ay nako, maiba tayo ay talagang nawawala na ako guys. Kaka-video, hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Paano ba ako makakababa dito? Ayan, hindi ko na alam kung asan ang mga kasama ko. Asan na kaya ang mga kasama ko? Nagugutom na rin ako. Hindi ko alam kung saan ako dito bababa. Asan na kaya sila? Nakikita niyo ba? Yan, until next time mga kabilbil. Basta mahalin natin ang ating bansa. Sabi nga nila, there's no place like home. Bye-bye mga kabilbil!